And so we are back mga kabisi. This day, ang pag-uusapan natin ang bagong labas dito sa Pilipinas, ang Honda Click 160. At available na to sa Pilipinas. At pag-uusapan din natin dito ang kanyang specs, price, at added features nito o mga pagbabago simula sa old version nito. At alin ba sa dalawang ito ang pinakamalakas o lamang sa kanilang mga specs? At pag-uusapan din natin ang comparison between ng Aerox 155 at Click 160 ng Honda. Kaya tutok lang dito sa channel natin. At kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. And hit the bell button para maalarma ka sa susunod kong video. Peace, yo! Yo! And so we are back mga kabisi. And so ayun na nga, finally nga ay dumating na sa Pilipinas ang Honda Click 160 na mas pinalakas at pinaganda. At talaga naman iba-iba na siya simula sa old version nito sa newest version ngayon. At dahil nga loaded ang kanyang spec at pinalakas ang kanyang makina. At kaya naman ay maraming natuwa dito dahil sa kanyang ganda ng kanyang design at talaga naman napaka-forma. At malaki nga kanyang pinagbago, it comes from design. At hindi lang yon, ay marami na dagdag dito na mga added features kagaya ng USB charging port. At syempre, napakaganda ng kanyang bagong makina, naka ESP plus na to, at syempre, at naka 4 bulbs na rin to, kaya naman napakalakas ng kanyang hatak. Kaya heto at tingnan natin ang mga bagong Honda Click 160 2022 model. Napansin-pansin kagad dito ang bagong design sa kanyang unahan o front part nito. Talaga naman napakaangas at may talaga naman may pagka-ADB ang kanyang style sa unahan. At sa likuran naman ay may kita pa rin natin ang kanyang old version, medyo mas pina-stylish ang kanyang design. At dumako naman tayo sa kanyang side pairings ay mapapansin natin dito na medyo tumaba at talaga naman nagkaroon ng korte. At sa likuran naman ay napansin ko dito na napaka-sharp niya tingnan at talaga naman napaka-elegante. At kapansin-pansin dito na napakalaki ng kanyang logo. Siyempre nakakilis na rin to. At fully digital panel ang kanyang speedometer at visible ang kanyang all indicators. LED light sa likod at LED light sa harapan. Siyempre may makabago itong ESP plus na makina. Kaya naman naasahan din natin dito ang kanyang ganda. It comes from power at katipiran sa gas consumption. Kaya naman makakatipid ka dito dahil may makabago itong ESP plus. At pagdating naman sa braking system ay ganun pa rin simula sa old version nito, harapan at likurang gulong. Ang talaga naman kapansin-pansin lang dito ang kanyang design sa side fairings at saka front fairings pati na rin sa likuran. At talaga naman nagbago ang kanyang style simula noong old version simula ngayong version. At available lang ang kanyang colors dito sa Pilipinas, ang kanyang red and white colors. At ang variant nito ay CBS and ABS version lamang. At dumako naman tayo sa kanyang full specs and features dahil meron tong kapasidad na 157cc liquid cooled, 15.2 horsepower at meron tong 13.8 Nm of torque, naka single overhead cam na may fuel capacity na 5.5 liters, ABS and CBS variant, naka smart ski, monoshock, fully digital panel at naka 18 liter seat storage, kaya naman napakalaki nito at naka 778mm to o 778mm seat height nito, naka 113kg o CBS variant pa lang to at naka 117kg sa ABS variant naman to at meron tong total na 46.9 km per liter, kaya naman napakatipid nito para sa ating pang-araw-araw na biyahe. At kaya naman hindi pa rin nawala dito ang kanyang katipiran sa pagdating sa gas consumption dahil meron tong 46.9 km simula old version hanggang ngayon, kaya naman good sa good yan para sa panahon ngayon. At ang kinaganda dito ay naka 4 valves na to, kaya talagang maaasahan natin dito ang kanyang power and torque. Sa umpisa at sa hulihan ay talaga naman di ka mabibitin. At syempre idagdag na natin dito ang kanyang ESP Plus na talaga naman ang magpapatibay dito ang katipiran pagdating sa gas consumption. At binago rin nila ang makabago nilang engine setup o other parts alignment nito, kaya naman maaasahan din natin dito ang makabagong features. At nandito nga ang kanyang ABS, large seat storage na may 18 liters,
naka USB charging port, kaya naman safe na safe to dahil may cover na rin tong kasama na may larger o footrest at meron tong kasamang napaka-eleganteng logo at napakagandang kulay. At syempre modern na modern na nga ngayon dahil nakakilis system na ito at meron tong answer back key, kaya hindi ka malilito kung marami kayo sa isang nakapark. At talaga naman dito ako naman nga dahil fully digital panel na ito at all icon indicators ay visible to see, kaya nandyan na lahat at hindi ka na malilito. At dumako naman tayo sa inyong mga tanong na about magkano ba ito o ang presyo nito, dahil ang presyo nito ay umaabot ng 113,000 at available to from cash and installment basis. At nakadepende pa nito sa iba't ibang store nationwide. Kaya naman dito lang muna tayo babase sa kanyang price. Kaya naman para sa opinion ko about dito sa Click 160 ay talaga naman napakasulit ang iyong pera dito dahil nandito na ang lahat ng dapat mong kailangan for everyday use. It comes from the power and the gas consumption at talaga naman napakaganda ng kanya mga specs and features, kaya naman sulit ka dito sa iyong bibili na motor na ito. At para sa opinion ko sa kanyang presyo at looks, talaga naman good sa goods to. At syempre dumako naman tayo sa kanyang katapat o magiging katapat nito sa pormahan. At pagdating naman sa power and torque at lakas nito, ay talaga naman makikita natin dito na halos magiging katapat nito ang Honda Click 160. At kung isa kayo sa nag-iisip kung alin ba sa dalawa ang pinakamas maganda, it comes from power and torque at sa katipiran ng gas, ay ito ay bibigyan ko kayo ng ilang dahilan kung bakit na dapat nyong bilhin itong si Yamaha Aerox 155 at si Honda Click 160. At syempre bibigyan ko kayo ng ilang criteria kung ilan ba ang kanyang CC, power, torque, features, fuel capacity, seat height at price. Syempre dyan kayo didepende. At kung ano pa ang hinahanap nyo sa isang motor. At kung ipaghahampi nga natin tong dalawang ito ay halos dikit ng kanilang labanan dahil meron tong halos point ang lamang sa isa't isa. Kaya naman makikita natin dito ang kanyang displacement, camshaft at ang kanyang power and torque. Asahan din natin dito ang kanilang mga fuel capacity na halos pantay. At sa bigat naman ay halos ganun pa rin, medyo dumagdag lang ng konti itong si Aerox 155. Pagdating naman sa kanyang added features ay maaasahan din natin dito ang kanyang smart key parehas. Ang mga ABS nandiyan pa rin at ang liquid cool nandiyan pa rin. Nagkakatalo na lang to sa gas consumption o KMPL. At syempre sa presyo. Kayo mga kabisi, sino masulit sa inyo? Comment down below para malaman natin ang inyong opinion. So kung bago ka sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa susunod kong video. Peace out!